Karumaldo mal talaga ang sinapit ng isang Japanese champion sa kamay ng ating kababayan, Inoue. Lubos na kinilabutan sapagkat ang kanyang bata ay nakomatos. Isang napakagandang balita naman po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil sa mga hindi pa po nakakaalam mga idol, ay meron naman po tayong bagong kampiyon sa IBF World Minimum. Ito nga ay nagmula pa sa probinsya ng Bicol na si Pedro Taduran, isang southpaw fighter at may edad na 27. At ang makakalaban dito ng Pinoy ay isang malakas at matinding katunggali na Japanese fighter na nagkangalang Jinjiro Shijioka. Na talagang matindi po itong kalaban mga idol sapagkat meron na po itong pinabagsak na mga Pinoy fighter. At lahat po dito ay tinapos niya sa pamamagitan ng knockout. Sa mga panahon na ito ay hawak niya ang IBF World Minimum Weight Title Belt na ganap ang laban sa bansang Japan. Kaya naman talagang dapat knockout ang gagawin dito ni Kabayan. Kaya't ating panoorin mga idol ang laban ng ating pambato na si Pedro Taduran at kung papaano nakuha ang nasabing pandaigdigang titulo. Dito po ay naka-black short ang ating pambato na si Pedro Taduran samantalang yung kalaban ng Japanese fighter na si Jinjiro ay naka white shirt mga idol. Dito sa round 1 mga idol, unang nagpawala ng kombinasyon ng ating pambato na si Pedro Taduran. Dito yung Japanese fighter sa bodega ng Pinoy at hiyawan ang mga kababayan ng Japanese fighter. Ilang beses po pinatamaan ni Jinjiro yung bodega ng Pinoy pero hindi niya kayang paluhurin ang Pinoy. Patibayan ng bodega mga idol ang ginagawa ng dalawang boksingerong ito. Nakakabilib mga idol. Nakatama ng solid dito yung Pinoy sa bodega mga idol. Mukhang nasaktan dito ang champion. Ang sama makatingin sa Pinoy. Round 2 na tayo mga idol at tignan natin kung anong diskarte ang gagawin dito ng Pinoy na si Pedro Taduran. Mukhang pinaghandaan talaga dito ng Pinoy ang Japanese champion mga idol. Alam na yung galawan ng Japanese eh. Talagang napakatapang ni Pedro Taduran, handang maipagsabayan sa world champion mga idol. Dito sa round 2 mga idol ay nakatama ng solid left straight mga idol. Talagang layanig dito yung Japanese champion.
talagang round 2 pa lang ay nababahala na yung mga Japanese fans. Binubugbog na ng Pinoy. Round 3 na tayo mga idol. At kung hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakapag-like, hey, like mo na yan. At pindutin mo na rin yung subscribe button para lagi kang updated sa kaganapan sa mundo ng boxing. Maraming salamat. Mabuhay po kayo mga idol. God bless po. At dito sa round 3 ay lalong umiinit na po yung palitan ng dalawang boksingero mga idol. Hindi inaakala ng Japanese champion na makakatapat siya ng katulad ni Pedro Taduran. Malakas at mabilis mga idol. Round 4 na tayo mga idol at dito ay mas lalong nag-init ang ating kababayan si Pedro Taduran. Halos wala nang magawa yung Japanese fighter sa atake ng Pinoy. Matibay din yung Japanese champion mga idol. Talagang hindi na agad-agad na papabagsak ng Pinoy. Matibay din ang pangapangahan niya. Dahil sa sunod-sunod na atake ng Pinoy, medyo bumabagal na po yung Japanese fighter, no? Wala nang lakas yung mga suntok ng Japanese. ありがとう。おお、ちょっと待って、こちらに。ちょっと、ずらついてるかもしれません。
talagang makikita sa determinasyon ng Pinoy na si Pedro Tadora na gustong makuha ang kampinato, yung pandaigdigang kampinato, mga idol. Pinaghirapan niya po ito, mga idol, bago siya makarating sa gantong laban. Round 5. Halos yumakap na po yung kalaban sa Pinoy, mga idol, dahil sa mga tindi ng patama ng ating pambato si Pedro Taduran. Round 6, mga idol, dito ay dumudugo na po yung kanang ilong ng kalaban, mga idol. Parang nagdadalawang isip na dito yung referee, mga idol, na itigil na yung bakbakan. Pero dahil sa mga hiyawan ng mga fans ng Japanese fighter, ay nag-aalinlangan ito, mga idol. Round 7, mga idol, pikit na po yung kanang kamay ng Japanese champion, mga idol, dahil sa malalakas na atake ng Pinoy. Ang pag-asang manalo na lang ng kalaban eh, makachamba siya ng lucky punch, mga idol. Okay.
kinakabahan na po yung mga manonood. Anumang oras ay pwedeng itigil na yung laban na ito, mga idol. Dahil napakadelikado, mga idol, kapag pinagpatuloy pa yung laban na ito. Puro sa mukha yung patama ng Pinoy, mga idol. Na kahit sumasagot pa to ng suntok, mga idol, kita naman na mahina na po yung atake ng Japanese champion, mga idol. Round 8 na tayo, mga idol. At kung hanggang ngayon, mga idol, hindi ka pa rin nakakapag-like, i-like mo na yan. Pindutin mo rin yung notification bell at i-share. Maraming salamat, God bless po, para updated po kayo sa mundo ng boxing, mga idol. Thank you po, thank you po. Delikado na talaga, mga idol, para sa hapon, mga idol. Nagre-response pa kasi ng suntok yung hapon, kaya hindi matigil-tigil ng referee, mga idol. Round 9, dito na po tinapos ng Pinoy ang pambato ng Japan na si Jinjiro Shieoka, mga idol. Talagang mapait po yung sinapit ng kanilang kababayan, mga idol. Okay,
bago matapos ang round number 9. Dito na po nagpasya ang referee na itigil na yung laban. At meron na po tayong bagong kampiyon sa IBF World Minimum Weight Title, mga idol. Si Pedro Taduran. Matapos ang laban, mga idol, ay mapait po yung sinapit ng Japanese champion, mga idol, no? Kinilabutan dito si Naoya Inoue, mga idol. Anong masabi nyo, mga idol? I-comment mo lang yan at ating babasahin.